At ngayon, mga kapatid, pag-usapan naman natin yung nasa 2 Samuel 10:18. Contradiction daw ito eh, sabi ng mga bumabatikos sa ating aklat na Biblia. Sabi dito sa 2 Samuel 10:18, sabi ganito. Maliwanag ang pagkakasabi, sabi dito sa 10:18, sabi ganito. At ang mga taga-Syria ay nagsitaka sa harap ng Israel at pumatay si David sa mga taga-Syria ng mga tao ng 700 karo at 40,000 na mga ngabayo. At sinaktan si Sobak na kapitan sa kanilang hukbo na anupat na matay roon. Nakikita natin dito yung 700 chariots of the Syrians. Ngayon, kinukumpara to ng mga bumabatikos sa kronika sa 1 Chronicles 19 verses 18. Sabi ganito, ang mga taga-Syria ay nagsitaka sa harap ng Israel at si David ay pumatay sa mga taga-Syria ng mga tao sa pitong libong karo at 40,000 naglalakad at pinatay si Sopak na pinunong kawal ng hukbo. Ganito ang makikita natin. 700 chariots at dito naman ay 7,000 men which fought in chariots. Dito makikita natin sa 2 Samuel, meron ditong unspecified men. No, hindi mabilang to actually. Sa context ng 2 Samuel. Pero ang mabibilang dito yung mga chariots o yung mga karo, no? David slew the men of 700 chariots. Okay? So, yung men hindi mabilang to eh. Pero yung 700 chariots yun yung nabilang, yun yung 700. So dito 700 chariots sa Chronicles ay 7,000 men. So dito yung pinatay ni David na mga tao binilang sa kronika. At ilan yung mga tao na yun? 7,000 men which fought in chariots. Dito naman 700 chariots. Maliwanag? So sa Samuel ay mga karo, sa kronika ay yung mga 7,000 men o yung 7,000 tao, no? Sa pitong libong tao na lumaban na may sa pamamagitan ng karo, na may karo. For example, 700 chariots, 7,000 men. Yun yung hindi nagko-contradict yun. Kasi iba ang chariot sa tao. Yung tao nasa chariot, nasa karo. Magkaiba yun. Diba? At isa pa, hindi pwedeng maging 7,000 ng chariots, masyadong madami. No? Ang logical dito, 7,000 men na nasa chariots. No, yun yung pinatay ni David, 7,000 men, 700 chariots. So hindi contradiction 'yun. No? So maliwanag 'yun. So yun lang yung pinalilitaw ng mga Muslim na kapatid nating Muslim. Na ginagamit nila yung Biblia para sabihin contradiction yung mga bagay-bagay dito sa loob ng Biblia. Una sa lahat, itong aklat ng kronika. Tayong mga Kristiyano, kung tutuusin, hindi atin ito. Hiniram lang natin ito sa mga Hudyo. Aklat lang to ng Hudyo. Itong aklat ng mga Hudyo, bilangin nga natin ito. Ano to eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Itong 39 books of the Old Testament o yung Hebrew Bible, yung Tanakh ng mga Hudyo, hiniram lang ho namin ito eh. Para sabihin nyo kung mali ito, tanungin nyo muna yung mga Hudyo. Kasi kami ho, ang basihan ho namin ng aming pananampalataya, binabasihan din namin ng lumang tipan. Para ang bagong tipan ay mas maintindihan namin. Kumbaga ito yung parang reference namin, yung Old Testament. Pero kami ho, ang kaligtasan namin, binabasi namin sa bagong tipan. Kaya kahit anong pa contradict nyo dito na akala ninyo contradiction, hindi ho pwede. Hindi naman ho kasi letra per letra ang kaligtasan namin mga Kristiyano. Dahil ang letra ho pumapatay.
Pero ang Espiritu nagbibigay ng buhay. Yun yung amin. Kaya salamat sa panonood, naway nabuksan ang ating kaisipan at sa kapayapaan ng sumainyo.